Ang tanong niya is bago yung stator niya, bagong tune up, tapos bago yung spark plug niya. Pero hard starting pa rin yung motor niya. So what's up mga idol, for today's video, sagutin muna natin yung isa sa katanungan ng subscribers natin mga idol. So ito yung tanong niya. Tanong niya is bago yung stator niya, bagong tune up, tapos bago yung spark plug niya. Pero hard starting pa rin yung motor niya. Bago tayo magpatuloy mga idol, kung ngayon ka pa lang napabisita dito sa YouTube channel ko, baka pwede naman pa-like at syempre mag-subscribe ka na rin kung mahilig ka sa ganitong video. A few moments later. Bakit hard starting pa rin yung motor mo kahit ito ay may bago yung stator, bago yung tune up niya, tapos bago yung spark plug niya mga idol. So, unang-una dyan mga idol is check mo muna yung kuryente ng spark plug mo or yung kuryente ng high tension wire mo. So kung okay yung kuryente ng high tension wire mo mga idol, malakas yung binibigay niyang kuryente sa spark plug mo, or tingnan mo muna sa high tension wire mo, baka yung high tension wire ng ignition coil mo is nagka-molds na mga idol, kaya hirap dumaan yung kuryente. So naranasan ko na rin yan mga idol sa motor ko na hard starting siya. Doon yung naging problema sa ignition coil doon sa high tension wire niya. So kung okay naman yung ano niya, yung daloy ng kuryente niya mga idol, ang isusunod mo dyan sa pag-check is yung carburetor mo mismo. So tingnan mo yung jettings ng carburetor mo, pa-cleaning mo siya, palinis mo siya, baka barado yung jettings ng carburetor mo, lalong-lalo na doon sa daanan ng gasolina mga idol. Kapag barado yung daanan ng gasolina ng motor natin, so isa din yan sa magpapa-hard start ng motor natin mga idol, kasi nga mahina yung daloy ng gasolina papunta doon sa makina. So kaya nagkakaroon siya din siya ng hard starting mga idol. So kailangan mo dyan is mag-ichuchok mo pa tapos bago siya aandar, kasi nga barado yung yung jettings ng carburetor system mo, or sa madaling paraan na pagtingin mga idol, barado yung jettings ng gasolina mo mga idol, is tingnan mo yung sunog ng spark plug mo. So kapag masyadong maitim yung sunog ng spark plug mo, ibig sabihin hindi barado yung carburetor mo, okay pa siya, okay pa yung daanan ng jettings ng gasolina mo. Pero kapag lean mixture siya mga idol, or medyo maputi yung sunog ng spark plug mo, ibig sabihin doon is lean mixture. So dyan din nagkakaroon ng isa sa dahilan ng hard starting mga idol, yung lean mixture. Kung pinaka-effective dyan mga idol, nasa spark plug mismo yung problema, yung spark plug gap ng spark plug natin. So subok ko na yan mga idol, at lagi ko yung ginagawa sa mga motor na hard starting na. So ang gagawin mo dyan mga idol, igagap mo yung spark plug mo, so tamang gap siya mga idol. So kung hindi ka marunong mag-gap, ito yung gagamitin mo. So dito, so kung ito yung spark plug mo mga idol, kung hindi ka marunong mag-gap nito, kasi yung iba nito is masyadong malayo yung gap niya dito sa center electrode niya, so doon din nagkakaroon ng hard starting sa motor. Tapos mga idol, kung masyadong malapit naman, magkakaroon din siya ng hard starting. So dapat nasa tamang gap lang. So kung hindi mo alam kung gaano kahaba yung gap niya, or gaano yung tip niya, kung gaano nga ba ang tamang gap niya, is ito lang ang sekreto mga idol. Kumuha ka ng lakaring bakal, tapos ito yung gawin mong panukat. So ayan, so ilapit mo to mga idol, tapos ilagay mo yan. So yan, ito yung gagawin mong panukat dito sa spark plug mo mga idol. So asahan mo dyan mga idol, kapag itong ginamit mo na nalagaring bakal, tapos ginap mo siya ng tama, yung may kagat siya mga idol, pag ganito mo, may kagat siya. So dyan mga idol, sigurado magkakaroon ka ng quick start dyan mga idol, or mabilis ang pag-andar sa motor mo. Basta okay lang yung kuryente na dumadaloy dito sa spark plug mo, hindi siya pundido. Kasi kung pundido itong spark plug mo mga idol, so doon din nagkakaroon ng hindi andar o hard starting. So kailangan bago yung spark plug mo. So na-mention niya is bago yung spark plug niya. So baka mga idol, dito lang sa spark plug gap lang ng spark plug mo. Ayan. So i-gap mo lang siya. Or doon ang naging problema sa carburetor system mo, yung mixture ng gas tsaka yung hangin. So ang mas maganda dyan mga idol is linisan mo pati yung air filter mo, para magkaroon ng maayos na pagpasok ng hangin, para yung magiging resulta ng pagsunog ng air and fuel mixture mo is maayos siya, kung tama yung pagkatono ng air and fuel mixture mo mga idol. So kaya nga nasabi mo mga idol is okay yung bago yung stator mo. So kung bago yung stator mo, so I think okay yung supply niya papuntang CDI. So yung na naman titingnan natin dyan is yung CDI, kung okay yung health ng CDI. So para malaman mo kung okay yung health ng CDI mga idol, alam mo yung wire papunta sa ignition coil, yun yung gamitin mo, itetest mo yon, ilagay mo sa body ground niya, tapos i-kick mo, doon malalaman kung malakas yung kuryente. Tapos papunta ka na naman sa ignition coil, tapos yung ignition coil, tingnan mo na naman kung malakas yung
kuryente. So, dyan lang mo malalaman yan kung bakit hard start ang motor mo. Kasi nga, bago siyang tune-up. Kung bagong tune-up ang motor is asahan natin na magkaroon din siya ng quick start. Pero kung sa ibang pyesa naman ang yung maging problema, so, magkaka-hard start pa rin mga idol. So, ang pinakamabisang paraan dyan mga idol, pumunta ka sa spark plug mo. So, ito, gawan mo lang ng panukat na lagaring bakal. O kaya, gumamit ka ng side gapping spark plug mga idol. So, napaka-effective yon sa mga bilisang pag-andar, yung side gapping spark plug. So, kung huwag ka nang bumili itong stock spark plug mo, gawan mo lang ng, modified mo lang as a side gapping spark plug. So, lagariin mo dito or kaya gumamit ka ng grinder, putulin mo dito. Tapos, yung gawin mong panukat is ito mga idol. So, ayan. Yan yung naging sagot ko mga idol sa ano nyo. Sa tanong ng isa sa subscriber natin na naging hard starting yung motor. So, kung kayo mga idol, kung meron pa kayong idea kung bakit hard starting ang isang motor, pakicomment nyo lang sa comment section para mabasa natin at matulungan natin yung nagkaroon ng hard starting na motor. So, hanggang dito lang yung video natin. Huwag kalimutang i-like at syempre, mag-subscribe ka dito sa YouTube channel ko para lagi kang updated sa gagawin ko pang video. At like at follow mo rin ako mga idol sa it depends ko mga Rudy Koy. So, this is Bokin ng Vlog TV. Ride safe at ingat palagi.